sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos sumabog na sa galit. Senator Aimee Marcos tuwang-tuwa at humanga matapos magmala Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Senator Aimee naniniwala na seryoso ngayon ang banta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga smugglers at hoarders dahil minsan lang itong magalit ng ganito. Pero bago ang lahat, kung bago ka... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, atin ngang matatandaan kamakailan lamang ay binantaan na nga ng tuluyan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga smugglers at hoarders sa kanyang naging sona. Matapos nga ang kaganapang ito, tinanong si Senator Aimee Marcos kung ano ang kanyang masasabi sa naging sona speech ni Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa ahensya ng Department of Agriculture na pinamumunuan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon nga kay Senator Aimee Marcos, tuwang-tuwa ito sa ipinakita ng Pangulong Bongbong Marcos na nagmala Duterte. Dahil sa wakas, nagalit na rin ang Pangulong Bongbong Marcos at naging seryoso na sa mga smugglers at hoarders na dahilan sa pagmahal ng presyo ng bilihin na nagpapahirap lalo sa mamamayang Pilipino. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang nanawagan. Ibalik ang kamay na bakal para masolusyunan agad ang mga smugglers at hoarders na sariling interes lamang ang iniisip at isa sa dahilan kaya hindi umuusad ang pag-unlad ng bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kaya ang lakas ng loob yung mga smugglers at hoarders na yan kasi wala pang naparusahan at naipakulong. Dapat dyan aprubahan na yung death penalty para matakot naman sila at matigil sila sa kanilang ginagawa. Masamang magalit ang mabait, hindi mo akalaing magagawa niya ang mga... Totoo yun mga kaibigan, kung sino pa yung mga tahimik at mabait, pero pag nagalit yung mga yan, grabe. Hindi nila makontrol yung galit nila mga kaibigan, ilalabas at ilalabas nila ng biglaan. Mas nakakatakot magalit ang mga taong tahimik at mabait. Yan ang totoo mga kaibigan. Mga di niya kayang gawin, isama natin sa panalangin ang mga namumuno sa bayan natin. Hindi po bababa ang presyo ng bilihin hanggat marami ang mapagsamantala. Mga hoarder at negosyanteng mandaraya, kailangan sa mga taong ganyan ay maipakulong. Ang problema, pagkilala mayaman at maimpluwensya at may taong mahilig sa lagay, walang mangyayari. Tama yan, Madam Aimee. Be strong enough to fight with your passion about the farm industries at katuwang kay PBBM. What your action and plan? End quote. Diniliver ni President Marcos na kanyang second State of the Nation address. Do you hear the real state of the nation, ma'am? And are you happy na finally nag-warning na po ang Pangulo laban dito sa mga smugglers at hoarders? Yes, it was a great bracing speech, so optimistic and encouraging. But now, the heavy lifting begins. Ano? Nakakataba nga ng puso
Ngayon, makakabusog ba ng tiyan? Yun ang tanong. Dahil ngayon, kailangan tutukan natin ang mga department, ang liwaliwanag ng direksyon ng ating Pangulo, ang ating pamahalan. Kailangan isipin ngayon, paano tutuparin ang mga utos ng ating Pangulo at napakaraming detalye na kinakailangan i-work out. Alam natin na sinasabi nga, God is in the details, or perhaps more accurately, the devil's in the details. Kaya kung minsan, sinasabi na critical ako sa administrasyon. Pero hindi critical dahil lang gustong magbatikos, kundi critical dahil kinakailangan suriin natin maigi ang problema at maghanap tayo ng solusyon. Kasi yun ang mahalaga. Matagal akong nasa oposisyon at alam ko kung paano magbatikos at pumansin. Pero ang mas mahalaga, bilang tulong sa aking kapatid na Pangulo, maghanap ng solusyon. Pagkat ay may solusyon daw. Yun ang mas mahirap talaga. At ito ang babantayan natin sa lahat ng ating government offices, ang ating mga iba't ibang mga department na inutusan. Ang binabanggit ninyo, yung sa smuggler ba yon? Mm-hmm. O sa pulis? Yung bilang na daw yung araw ng mga smuggler at saka hoarder. Oh, tuwan-tuwa naman ako na sinabi ni Pangulo yon. Sa wakas, nagalit na rin. Last year pa ako nagwawala tungkol dyan. Sana ito pa rin na kasi ang balita ko, talaga naman nagpataw na ng kaso. Ang DA sa 13 yata na katao. Subalit, hindi pa natin naririnig kung meron na talagang developments. Ano, sana mag-report sila para malaman natin. Kung tutuusin, labis-labis na ang trabaho ng media sa pagsisiwalat ng mga pangalan ng smuggler. Binigay pa yung address, pati yung lugar ng mga bodega. Kompleto na yung detalye. Yung DA na lamang at yung customs ang hindi nakakaalam. Pambihira naman. Kaya talagang tutukan natin yan at huwag tayong papayag sa moro-morong investigasyon na kung sino-sino na laos na kartel ang linalabas, hindi yung makatotohanan. So, man, para may pakitang seryoso yung banta ng Pangulo, dapat yung... Seryoso naman si Pangulo. Minsan-minsan lang yung magsalita ng ganun. At nagmala Duterte nga, kaya tuwanto ako. Sana yung mga nasa ilalim niya, talagang seryosohin din. Kasi minsan-minsan na nga magalit eh. So, do you think, ma'am, ma-address na itong problema sa smuggling dun sa naging warning ng Pangulo, o it's up to the concerned government agencies kung... Yes, of course, they need to push it, syempre. Kailangan talaga na alamin nila lahat yan. Kung tutuusin, meron ring rinekomenda dun sa priority list ng iba't ibang batas na yung pag-aamyenda ng agricultural smuggling law. Ang agricultural smuggling law ay napakagandang batas, pero 2015-2016, iisa lang yung nakasuhan. Kaya't makikita natin, hindi lamang depekto ng batas o kakulangan ng batas, kundi talaga naman yung enforcement. Andyan yung batas, hindi naman ginagamit. Isipin nyo, ilang taon yan, 2015-2016, aryan na yan. Hanggang ngayon, 2023, iisa lang daw. Ewan ko ba, naparusahan ba talaga? Kasi kaso lang yun. Pakatapos, papaltan natin yung batas. Hindi yung batas ang problema. Yung problema talaga, yung mga nag-e-enforce na wala talagang political will. Hindi talaga sineseryoso. Ngayon, kung aamyendahan para sakupin ang government employees na kasabwat, maganda yon. Kung tataasan yung mga penalty, maganda rin yon. Kung palalawakin ang coverage na pati yung cartel, yung sindikato, yung talagang iniipit o nag-hoard, sakupin din ng batas. Maganda naman lahat yon. Pero ang lahat na ng batas, anuman ang ganda ng kanilang mithiin, kapag hindi naman ini-implement, wala rin mangyayari. Related question, Che? And then, yes. Dapat ba, is it about time na bigyan ng ultimatum yung mga taga-EPA, para mag-deliver? Kasi na doon yung batas, na doon pa yung amendment. Pwede siguro, dahil alam naman natin talagang may ganyan, at hindi naman mangyayari yan kung hindi kasabot lahat yan eh. Alam na natin yon. At sabi nga ng tatay ko noon, maski hindi pa nagre-resign, I hereby accept your resignation. Kilala naman natin yung mga iba dyan. At kung pwede sa PNP, bakit hindi pwede sa BOC, sa DA, at sa iba pang departamento? I-accept na yung mga resignation kahit hindi pa nagre-resign. Preventive suspension lang ang pagkaintindi ko, pero siyempre bibigyan natin ng due process. Hindi naman pwedeng bastang tanggalin lang sa trabaho. Pero in the meantime, meron naman preventive suspension. Yun naman talaga ang gawain natin. Pagkatapos noon, imbestigahan ng mabuti at mabilis, wag naman long playing, at patawan na ng angkop na parusa. Paano po yun? Parang patawagan na mag-courtesy resignation ng lahat ng mga
officials, Ang akin kasi medyo nakaka-demoralize yung courtesy resignation. Sa totoo lang, nakita natin ano nangyari sa kapulisan. Ayoko kasi yun eh, nakakapanghina ng loob. Dami-dami lang trabaho pagkatapos pagre-resign lahat. Eh karamihan naman, okay. Nakita naman natin sa dinami-dami na nag-resign o pinag-resign. Iilan naman, 18 lang naman ang tinanggap. So, tingnan natin na dun sa 18, may due process pa yan. Iimbestigahan pa yan kasi preventive suspension yata ang pagkaintindi ko. Hindi masyadong maliwanag yung detalye. Meeting yata sila ni ES para alamin kung transfer o freeze muna sa kung saang lugar at iimbestigahan at kakasuhan ng maayos. Huwag resign lang ha. Dapat may parusa. Bihira naman, nakalusot ulit. Para sa akin, bakit hindi? Diba, bakit hindi? Wag mass resignation, di ako naniniwala doon. Pero marami namang intel report, marami namang nagre-report kung sino yung mga kasabwat ng mga smuggler, hoarder, cartel at iba pa. Maari siguro, tanggalin muna sa pwesto o preventive suspension muna. Kilala naman natin kung sino-sino yan. Ganyan nakakakapal yung mga intel report. May karagdagang pang report yung mga media na kompleto naman ang video, kompleto pangalan, address at iba pa. Abay, simulan na natin doon. So si ESU, ma'am, ang dapat mag-implement ng preventive suspension? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung anong proseso. Hindi ako masyadong klaro sa admin process. But right now, what I understand is ES has to clarify with the PNP this morning or sometime today what exactly will be done with regard to the 18 officers whose resignations have been accepted by the President through the SONA. So, ito ang nais nating mangyari din sana sa DA at sa BOC na magkaroon rin ng preventive suspension kung kinakailangan doon sa pinangalanan at matindi na ang report. Kung may tinatawag nga na prima facie evidence o di kaya intel na mabigat-bigat, talagang kinakailangan na talagang tanggalin muna sa pwesto. Kundi tuloy-tuloy naman ang ligaya, huwag naman tayong papayag ng ganun. So, hindi matatapos doon sa pag... tanggap ng resignation, ma'am? Dapat kasuhan, di ba? Sinabi na nga ng maraming senador, pati mga kongresista, na kailangan parusahan. Kung resign lang, di nakalusot na naman. Related question? Ikaw ba? About opposition. About? When she talk about the opposition, being member of the opposition. Yeah, I just want to... Related muna sa smuggling. Nympha, smuggling din. Sige, si Nympha muna. Before other issue. Morning, ma'am. Hi, Nymph. Kailangan diyan ka pala, hindi kita nakakita. kailangan mo ba ng mayroong isang tao na i-assign ng presidente para tutukan yung smuggling? Kasi mamang sinabi ni presidente na your days are numbered, ang challenge is, anong kasunod? Sino, may makukulong ba? Yun din ang tanong ko eh. Kaya nga sinasabi ko, ano kaya ang susunod? Sana pareho ng PNP. Na yung mga may report na at may kahit pa paano, may katibayan. Siguro, ipag-preventive suspension na natin sa lalong madaling panahon. Tapos, imbestigahan ng todo at kasuhan. Kasi, hindi maganda yung tuloy-tuloy. Ang dai-dai ng intel report, ang dami-dami ng expose ng media. Ano pang inaantay natin? Ngayon, ang liwa-liwanag ng presidente, your days are numbered. Gawin nating maliit na number. Kailangan bang merong isang point person i-assign si presidente? Kasi madami naman po siyang gawain with presidente. That's right, that's right. Yes, that would be a good idea. What I understand right now, it's ASEC J in DA. Oo, di ba si J Layog ang nagkakaso at saka nag-iimbestiga, no? Yun ang naintindihan ko. It was J Layog sa DA. I'm not sure kung sino sa BOC at sa DTI kasi kailangan nandun din sila. Pero may magandang naman na development yung isang araw dyan sa Arayat, Bulacan. Sa wakas, meron naman tayong first border facility. So hopefully, sa first border man lang, makita natin kung anong pinapasok. Higit sa lahat, yung may sakit na mga ASF na yan, na obvious ba talagang galing sa labas yung baboy na yun, at yung iba't iba pang pumapasok sa Pilipinas na may dala pang sakit maliban pa sa smuggling, dapat matigil na once and for all. Hindi kailangan ng mga anti-smuggling czar? Yung mga anti-smuggling czar yung maglagay ng isa. That's a good idea, but let's see. We leave it to the better judgment of the president. But you're right. It will involve several agencies. And as a result, a single agency like Jay at DA or somebody from the BOC or somebody from DTI, one of the USECs as well as the others, baka kulangin talaga kasi syempre may puwersa kapag Office of the President. Magandang suggestion naman yon, tingnan natin. At yun na nga mga kababayan.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.